ginulat mo ako. Nandito ka na pala. Kala ko mag-overnight ka kalatita. Wala man lang reaksyon, tingin-tingin lang. Ano, galit ka na naman sa akin. Tara na dun, punta na tayo kay mommy. Kain na tayo ng lunch. Sarap yung ulam. Ay, ganun. Ayaw mo talaga mamansin. O sige, mauna na ako. Sunod ka na lang, ha? Ah, ganun ba? O sige, sayang. Nagluto pa naman ako ng favorite mong sinigang. Ingat na lang, pauwi, ha? Okay. Mami, nandiyan na si Pinky, ah. Ayaw niya pa kumain, inaya ako nga. Nandun lang sa kwarto. Eh, kakausap ko pa lang kay Pinky. Mamaya pa daw siya uuwi. Sino kausap mo dun sa kwarto? Kamukha po ni Pinky. Si Pinky po yun. Talaga, anak? Parang siguradong-sigurado ka. Teka, lalapag ko lang to, tapos punta tayo sa kwarto mo. Tara, mami. Nandito lang siya, eh. Andito. Ba't nawala? Oh, wala namang ibang tao dito, ah. Anak, gutom lang yan. Tara, kumain na muna tayo. Andito lang talaga siya, mami. Ay, naku. Anak! Buti naman anak, nakauwi ka na. Alam mo ba, namimiss ka siguro ng ate mo. Kasi nakita ka daw niya dun sa kwarto niya. Mami, si Pinky nandun talaga sa room ko. Pinky? Yes, this is me, your one and only beautiful sister. At paano naman ako napunta sa kwarto mo, ha? Kararating ko lang. Talaga yung tsusera to. Totoo, kinindatan mo pa nga ako, tas bigla ka nawala. Naku, gutom lang talaga yan, Jessie. Tara, kumain na tayo. Ano, may nakita ka ding ghost, no? Pero maganda, kamukha ko. Dati ayaw mo ko paniwalaan. Ngayon, sige, magmuni-muni ka na lang muna dyan at ako ang kakain ng ice cream. Bye-bye! Totoo naman talaga, may nakita ako.